fighting, and for females, this is a neck guard sa ila during rough mating. Mislabeled man eh. Uh-huh. Well, ang crunk common name, sakto. Pero ang scientific name niya, uh-huh, Samarensis, mislabeled because a good friend of mine, apparently it was his birthday yesterday, he came here during our workshop. He was a curator of the Avalon Zoo. And he told me that this is not a Samarensis. This is actually a Kumingi, uh-huh, a Mindanao yellow-headed water monitor. So right now we're actually currently working for the signages to change it. Because apparently Oh, it's okay. Thank you, sir. Thank you, thank you. So their defense mechanisms is whipping their tails. Whip nila ang kanilang tails. Their claws, either yung matatalim nila na claws, then their venomous bite. Pero yung venom nila compare lang natin sa sting ng bee. Pero venom din. Pero itong alaga na ito ay mga ilang buwan na ito? Or years na ito? Years na. Bali ilang piraso ba sila dito? Hindi, ang dito lang. Isa lang. Ay, siya lang mag-isa. Hindi lang niyo. Ika-catch yung food. Pag naganyan sila, it means they are smelling something. Okay. Yung kanilang tongue, they use it for smelling. Bababa siya mga kasangkay yan, That is sunfire. Each one of them has their names. Feeling ko na amoy niya na kagang. Ayun na, naamoy ka na niya. Naamoy niya kung kakaong ko haloy. Ayun na. Ayun, lumapit na siya talaga. Naamoy ka ganyan gani. Kita niyo, lumapit siya sa akin mga krangka niya. Baka nagugutom siya. Ayan. Ayan, lumapit talaga siya. Kita nyo? Ayan, bumaba talaga siya. Nakikiramdam siya. Papakain tayo. If yung nasa presence, pwede yung pagkakas. Okay. So, ano naman dang makita natin sa kabila? Another yellow-headed monitor lizard. Ah, ganun ba? This one is honeybee and he's currently taking a bath. Okay. Di ba naligo siya? Naligo ang aming honeybee. Headed monitor. So, bali araw-araw na sa swimming pool lang siya? Hindi. Pag gusto niya lang. Pag gusto niyang maligo. Ah, ganun. Pag gusto niya maligo, ay doon siya magtatambay. Yes. Ah, hi, ganun. Honeybee. Nakikita natin mga ano ay siyempre kung sa bundok lang natin makikita, so minsan din ko makita kasi nga nagtatakbo sila or nagtatago sila sa mga butas nga malalalim, so mahirap to. So dito lang talaga natin makikita nga actual nga siya ay makikita natin yung katawan niya, nga siya ay ganito pala talaga yung kanyang tsura, yung kanyang katawan at yung tubig ng lahat ng kanyang pagkakalo. This cage is natin also a yellow-headed monitor lizard. It is Dorian. Her name is Dorian, pero hindi ko alam if natin siya because rare lang po siyang lumabas. Okay. Kasi shy type po siya. So, let's So, siyempre no mga kasangkay. So, siyempre dito ay tapos na natin to panuurin. So, siyempre ay pupunta naman kami doon sa kabilang area. So, kung ano naman ang makikita natin ng mga sapat. So ayan mga kasangkay, ang aking mga kasangkay at si Satilia, yung pamangkin namin. So let's proceed to our owls. Okay, so let's go. Philippine Eagle. Okay, madami yung sa Philippine Eagle. Okay. Yung Philippine Eagle Owl. Malilit lang yan sila, di ba? They are the largest owl. Ayan mga kasangkay, no, medyo hindi natin siya mahagip sa camera kasi medyo malayo siya, pero malaki siya. Cages of Philippine Eagle Owls here. So this is the first cage. And this is the second cage. So first, some Philippine Eagle Owls here are rescued. Born and raised here. And some are rescued. Okay, so ayan siya. Yes.
Ayan siya. And as you can see, they are the largest owl in the country. And their conservation status is vulnerable. It means yung mga medyo delikado na siya. Hidag ko na sila masyado. So, when we were a kid pa, yung tawag namin dyan is bukaw sarakpaw. Pag nasalubong mo to sa ano sa bukid, sa bundok ano? Oh, merong aswang. Aswang. Pinagkakamalan ng aswang eh kasi sobrang laki. As hindi na yun ano, hindi na yung pispis. Oh, kasi nakakatakot yung mga malalaking mga birds. When you see it in a ano, like sa atin, 'di ba no? Napagkamalang aswang ka. So tara diyan sa kabila, ano yung makikita natin dito? Eh kasi hindi natin masyado makikita kasi nasa loob sila at saka hindi pwede natin mahawakan. So lalo na kapag medyo malayo sila, hindi natin masyado magip sa camera. Yes, because they are nocturnal animals. That's why nagpapadilim sila. Nocturnal animals, it means they only malabas sila paggabi. Ah, ganun ba? And facts, they only lay one egg per year. Oh my God. Ah, okay. Once a year. Once a year. And their incubation period is 35 days. Oh, ganun. Grabe pala to. Kaya mahirap magpadami ng... Kaya ito ano, inaalagaan na lang para sa pagparami. Pinipreserve to kasi darating ang panahon na mawawala yung ano nila. So grabe species. Pala talaga, no? Ongoing and stable sila. So we are doing our best na mag-breed para... Tapos? Hindi, ito ano naman dito ang ano natin. Another baby. Ah, okay. Ah, yun na siya. Hello. Ang cute-cute to. Hello. Hi, good morning. Good morning. Magandang araw. Uy, natakot siya. Tapos yung kinakain nila, it's a Philippine eagle owl. Yeah. This one. Yeah, no. Yung kinakain nila, rodents. Napakaganda pala talaga kung makikita natin o mahahawakan natin kasi nga ay napaka-cute pala nila. Kasi hindi ay kita talaga natin at saka makamira talaga. Makukuha na talaga sila ng kung ano yung ano nila makikita na dapat natin makita. Kasi siyempre dito malayo eh. Medyo malayo sila eh. At saka siyempre ay medyo ilap sila yung iba. Ay medyo takot atas tao baka kuhanin sila at kainin sila. Patayin. Oh, so siyempre mga kasangkay, so saan naman tayo ngayon ruruta? We're going to proceed sa ating Mga unggoy. Okay. Yes, mga unggoy. So, may wag kang paunggoy-unggoy dyan, takang amo. Baka ikabit ka dun sa unggoy. Baka ikabit ka dun sa unggoy sa kanyang kabitan. Unggoy, kapakainin mo ng saging, unggoy ka. Ang amo ng bakulod. So this one naman is the Asian palm civet, milo or singarong sa atin yung dialect. Singarong. And usually hindi natin sa lumabas kasi we are nocturnal animals. Go out at night. Okay. Excuse, ha? Mare-remember ko sa high school kami, singarong na pumasa. Singarong. Di ba? Kasi ano, sa linawon. Aswang din ako. Tapos rin na kaya rin ito. Pag tumalaman lang aswang. Lahat na aswang no, pag nasalubong mo aswang, may aswang. nagtigbaliw. So bali, ano, makita ba natin siya? Hindi siya lumalabas. Hindi siya lumalabas. May magandang fact. If you're familiar with civet coffee, no, I'm not familiar with all the animals. Only chicken and pig and it's because I used to eat that. Civet coffee is one of the most expensive coffees and it comes from their poops. Nanggaling sa kanilang poops. Yan, pinapakain sila ng coffee beans at pag pinupoop na nila yung coffee beans, yan yung kakainin uli nila. Hindi, pinaprocess para gawing coffee. Ah, ganun ba? Yes. And it is very so, ikaw offensive. Nakatry ka na? So, ibig sabihin, they're the best coffee grinder. So, it produces best coffee in the world. Hindi pa sila grind. Buo pa yung coffee. Buo pa yung coffee na lumalabas parang kanding. Maliliit lang. Matigas 'yun, matigas. Kasi 'di ba yung ano, yung pinapakain niya is coffee. So literally yung tahi niya coffee talaga. So ito mga kasangkay yung pinag-uusapan namin. Ayan siya, ayan. So hindi natin makita personal kasi nagtatago siya. Tsaka so dito na lang natin siya titingnan. Yan yung kanyang bahay niya. Ito yung bahay niya. So hindi natin siya magilap kasi medyo madami ang dito, ayan. Inumuna sila. Inuhaw.
So, ano naman dito ang makita natin? So, ito naman, another species. Yung difference sila, kasi yung bahay ng Asian palm civet is higher grounds. Ito naman is mas comfortable sila sa lower grounds. Ah, ganun ba? Okay. Yes. Okay. And it's also illegal na. Illegal na for trade. Binta. Pinagbabawal na talaga. Yes. So, huwag kayo magbinta niyan kasi bawal na 'yan. Makulong kayo, makulong. O ayaw niyo makulong. So, this is the Visayan leopard cat or maral in our dialect. Okay. So, 'yun po yung maral, pero 'yan po yung isa, may ano po siya, may ayan, sakit po siya sa skin, pero ongoing na po yung treatment. Ah, ganun. Yung parang nakakalbo siya ganun. Opo. Ah, nakaluoy okay. Siya no. Nakakalbo yes. Siya no. Sobrang wild. Parang meron ata yung maral na characteristic no habang tumatagal lalong lumalala. Oh. Ano na da? Ano na 'di makita naton? So this one naman is ang Philippine Sylphid Lizard or ang ibid sa ating dialect. Amo niya silang ibid. Ibid. Kung gusto niyo sa makita. Samba natin siya makita. Hello, ibid. Yung color, parang may color coating po sila. Ah, ganun it ba? It indicates kung taga din. Kung taga saan sila. Bali, may plate number sila? Hindi. Ah? Yung color lang. Ah, color yung lang. Yung tagros. Oh, ah, okay. Identify the place where they live. No? Ah, okay. Yes. Yung taga Negros, they have indigo or blue color scales. Ah. Yung parang that's then yung taga Palawan, they have green. Ah, ganun ba? Oh, tapos okay. Yung sa Bohol at sa Bohol, have yellow, orange, or red color. Oh, para pagkakilan lang kung taga-san talaga silang ano. Ah, ayan. Philippine Sylphid Lizard, or ang ibid, can run on water. Waters and land. So, also, they are called Sylphid Lizard because of their tail. And later on, mamimit nyo, pwede nyong hawakan yung kanilang baby na si Azul. Ah, okay. Ito on. Yeah. Ganda pa. So, this one, is the whistling ducks. They're called whistling ducks because of their sound. Unlike sa ating mga ordinary na ducks, usually bakwak sila. Pero sila more on whistling. So thank you guys for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye guys! Subscribe kayo kasakay vlog. Yes.